No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Priya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang magandang araw sa kanila, mga kaibigan. Tuloy-tuloy na kami sa inyong mga tahanan. Bernard Factor Canaveral po, nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa ating palatuntunan. Once Upon a Saint! Yay! Uy, dalawang dekada na at ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman po natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Alright! Kasama po natin ang mga future na banal mula sa St. Pascal Academy. Alright! Maraming salamat po sa pagpapatuloy dito sa inyong napakagandang lugar ng St. Joseph House of Spirituality or Serenity, if I have to correct myself. Noong isang linggo, nakausap po natin ng mag-asawang dahilan kung bakit po nila itinatag ito. Pero sa kabila ng yan, matagal na palang panahon ay magkakasama sila sa isang pilgrimage. At ang kanilang chaplain sa pilgrimage, narito po ang ating kaibigan. Madalas na rin natin nakakapanayam. At siyempre, nasa kabila rin po ng Family Rosary Crusade ang nag-iisa si Father Vic Robles. Yay! Father Vic, magandang araw po sa inyo, ha? Magandang araw sa... Akala mo yun, ha? Ang mga tiyan natin patuloy sa paglaki. Father Vic, yes. Ito mga... Paano na-develop ito from a pilgrimage to a spiritual house like this of serenity? Noong 2003, si Mother Teresa ay beatified. So magkakasama kami nila Bert at Sally. At siyempre, sa pilgrimage, parang kami isang pamilya. No? And then, kwentuhan. At nagkwento, yung mga kasama ko, mga negosyante, at nasabi nila na na-bless sila sa mga blessing. At parang tinumbo ko, sabi ko, hindi na dapat antayin. You know, yung sabi nila yun, sa kanila lang galing din na hindi na antayin na mamatay para i-share yung blessing. Kaya sabi ko, nakikita ko naman tumutulong sila. Sabi ko, bakit hindi na kayo magtayo ng foundation para maipapasa natin sa susunod na generasyon. Okay. And then, siguro yun ang seed doon sa beatification. Tapos, na-realize, so apat na taon na itong foundation na ito. At sa loob ng apat ito na... Ito po yung ano, ha? Isinulat ko dito, eh. Baka makalimutan ko, eh. St. Joseph Vessel of Mercy Foundation. Oh, Vessel of Mercy. So, yung pagdadala ng habag ng Diyos. Pero ang pagkakaiba nito, hindi lang yung kami social worker, kami mga mensahero ng mabuting balita. Kasi pwedeng gawin naman ng ibang foundation niya, yung sabihin natin tumulong. Pero nais naming tulungan. Halimbawa, nung natatandaan ko nung Tacloban, itong retreat house, naging center ito ng relief. At nung nag-iimpake, imagine dito seminar, pagkatapos makita mo dito, nag-iimpake sila. Tapos nandito ako noon, napansin ko, may kulang. Bakit hindi natin sila dasal, lagyan ng rosaryo? So, nagwa kami, rosaryo. We send by 1,000. Dumating naman, meron kaming inorderan, natatandaan ko. Eh, humingi ako ng confirmation. Nanonood ako sa TV, nakita ko yung bata na in-interview. Tapos, sabi ng interview, saka kumuha ng lakas. Tapos nalabas ng bata yung rosary. Wow. Na walang krus. Sabi ng bata, dito ako mukhang lakas. Kaya yung foundation, ito ay sinisikap. Kaya nga, lalo yung mga bata, sila medyo maganda ang kanilang eskwela ang pinag-aaralan. Pero marami tayong mga bata sa public school na hindi kayang mag-recollection retreat. So dito, yung mga high school, dito. Yung mga sa public high school, okay. Meron kami dito libreng one-day recollection. So yung mga ngayon din sa mga elementary o kaya naman yung speaker, dinadala namin, susuporta namin. Tapos, at sila Bert at Sally na ang... Oo, tapos isa pa, sisikap kaming magbigay ng Biblia. Kasi itatanda natin yung salita ng Diyos, napakalaga. So spiritually, yun yung tulong namin. So bukod doon, nakatugon din kami sa pangailangan. Minsan, si Sally, napanood yung nangyari sa Bagyong Pablo.
sa Quezon, sa Mindanao. At bago pa yun yung Undoy, nagpunta kami after noon, nung mapanood niya yung nangyari, sambong eskwelahan. Nagpunta po kayo doon sa Mindanao? Oo, kami, yung buong board, nagpunta doon. Talagang nakita namin. Kayo mismo ang nagtungo doon? Sa Tacloban. Naipagdala rin yung mga kailangan. Sa Tacloban, ganoon din. E dito po kaya sa Marawi? Susunod? Ano ba kayong balak ngayon sa Marawi? Unang-una, siguro, mas nakikita ko ngayon yung need to pray the rosary. A world of prayer is a world of peace. Kasi baka meron po tayong mensahe, Father, nang sa ganun, itong ating mga tagapanood, ay matuto ang ibig sabihin. Ako'y nananawagan, lalong-lalo na sa mga tao na binigyan ng maraming blessing. Sana tularan natin ang inumpisahan ng mag-asawa. Actually, in the board, marami kami ngayon, mga negosyante na nagjo-join. At isa sa pangailangan natin ngayon eh, punuin ng dasal ang mundo. Kapag pinuno ng dasal yan, kakapayapaan. At yan ang mensahe ng pagiging santo ng dalawang bata. Yes. Na dahil sa tatlong batang ito, ang last apparition, sabi ng Malabirin ay, soon the soldier will go home and there will be peace. He took 3 children. Francisco Lucia and Jacinta. Malabirin ng Fatima. Fatima, Father, maraming salamat po, ha? Talagang ako'y pag nakikinig sa inyo, para ako lagi nagre-recollection. Salamat po. Sal Bernal. Sige, yes, salamat sa inyo, anak. Okay, palagpakan natin. Si Father, Vic, God bless. Anong natatandaan niyo yung mga bata sa sinabi ni Father Vic? Ha? Dapat lagi tayong nag... Anong pinagdadasal mo, kuya? Pag nagdadasal ka, sino pinagdadasal? Anong dinadasal mo? Na sana ay... Sana ligtas ang nanay ko sa pang-araw-araw na trabaho niya. Beautiful. Nanay, ano? Si ate ka yan. Anong pinagdadasal mo? Ano po, yung family ko po. Tapos po, ang world peace po. Talagang pang-miss universe po yung world peace. Ate, ikaw? Yung family ko po, tapos yung mga kaibigan ko. Tapos yung school ko po. At si ate naman, pangyawa ka po naman na pumahapa si Lastic Man. Yung parents ko po nasa ibang bansa. Mga nasa ibang bansa. At higit sa lahat mga bata, ipagdasal nyo rin ang mga hindi nyo nakakasundo. Yung mga nang-aaway sa inyo. Diba, kuya? Oo, pagdadasal natin sila. Kasi sabi ni Father, ang pagdarasal lang ang susi para sa kapayapaan ng mundo. Palapakan natin ulit. Pero, dun sa kwento ng ating banal, kwentong banal, parang hindi yun ang gusto niyang mangyari. Ano? Sundalo, pumasok na sundalo, itong ating santong banal na ang pangalan ay si San Galgano. Nalungkot ang nanay. Sumisigaw na naman yung kanilang kasama doon. At nung sinugod nila yung kwarto ni Guido, sino si Guido? Yung tatay, ano kaya nakita nila doon? Bakit sumigaw? Ano kaya nangyari kay Guido? Namatay si Guido. Kaya nung mamatay si Guido, lalong nabigatan ng loob ang nanay niya na si Junisha. Kasi mag-isa niyang tinuturuan yung anak niya. Pero habang inilalapit niya sa Diyos, lumalayo ng lumalayo at sumama na nga doon sa mga kawal at doon ang bubuli, kinukuha yung pera ng mga matatanda at yung mga kadalagahan kung anong ginagawa niya, naging wild si Galgano. Naging mahilig sa kalayawan, naging mahilig sa laman, larawan siya ng... Nakakatakot. Ang tanong, paano siya naging banal? Ito na nga ang nangyari. Nakasakay siya ng kabayo. Nagpahinga siya doon sa ilalim ng puno. Busog na busog, ang dami niyang kinain. Ang ganda ng suot niya. At kawal na kawal, machong macho. Sa dami ng kinain, sa dami ng alak, sa dami ng naging kaulayaw na babae, nakatulog sa ilalim ng mangin. Galgano. Nagulat siya.
Nagulat siya. Parang, hindi tumatawa. Sino kaya yun? Sabi, sino yun? Wala naman siyang kasama doon sa kagubat. Walang ibang tao, pero may boses. Tulog na naman siya. Galgalo. Nagulat siya dahil puting-puti sa kanyang harapan. Kita ka, Hindi nga lang, napaurong siya doon sa likuran lang, ng malaki-malaki. Sino ang nakita niya? Sino nakita niya? Nakita niya ang anghel. Si Saint Michael the Archangel. Hindi siya makapaniwala. Galgano, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin, Galgano, at lumakad ang anghel pataas sa mundo. Tumaas, tumunod din siya. At nung nasa itaas na lang ka, Galgano, huwag ka nang gumawa ng kasalanan sa mundo. Mayroon kang misyon. Mayroon kang misyon, Galgano. Meron kang misyon. At nakita rin niya yung nanay niya. Kausap yung anghel. Nag-uusap sila. Ano ito? Mayroon kang misyon. Nagulat na naman siya. Nananaginip ba ako? Nananaginip ba ako? Kabayo na. Sabi niya, totoo ba yun? Totoo ba yun? Iniisip niya mabuti kung panaginip ba o totoo bang nangyari. At ang huling salita ng anghel ay, mayroon kang? Lahat ba tayo ay may misyon sa buhay? Lahat ba tayo, mga bata, may misyon sa buhay? Hindi alam ni Galgano kung ano ang kanyang misyon. Nagpakita ang anghel. At paano niya malalaman kung ano ang kanyang misyon? Mga bata, iyan ang ating babalikan sa kakaibang kwento ng kawal na ito na ang pangalan ay San Galgano. At siyempre, bago po tayo tuloy magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga mahalagang katagana ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Payton CS, to always pray. And pray as a family because the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint! Yay! Yeah! Hey!